guys, oh. Ito na yan, guys. Meron na, guys. Yun. Ang dami. Mag-culture tayo ng amoy na ngayon. Ito, try natin yun. Yung amoy na. Na culture. Gamit yung cow dung. Wala ko ng tab dito kasi kailangan natin ng sikat ng araw dito sa bahay. Kabilang bahay na lolo yan. Guys. So, abang-abang kayo, guys. Yo. And guys, mag-iigit lang tayo ng tubig gamit yung tubig ulan kasi mas maganda yung tubig ulan na pagkukulturan natin ng moy na dap niya. Yun lang. Keep on watching! And guys, kukuha tayo ng cow dung, tatay ng cow. Pabalot na yung kamay ko kasi nakakadiri itong gagawin natin. Pero kuha tayo ng tahi ng kalabaw. Ayan. Buti ito, guys, kasi dry na siya, guys. So di siya masyado nakakadiri. Kaya ano lang, wait lang. Yun. Di siya masyado nakakadiri kasi dry na siya. So mas mabuti na itong dry. Maganda talaga yung dry kasi chachap naman natin to. So, ayun lang, abang-abang, guys. Let's go. Kuha lang tayo ng taing ng baka dyan. Sarap ng pulumulok pet temper yan. So, sa mga malalapit lang sa South Cotabato, sa Region 12. So, bisita na kayo dito. Kasi sobrang sulit ng pagbisita nyo dito. Gusto nyo ma-relax, gusto nyo mag-enjoy, gusto nyo ma-enjoy with your family and with your loved one. Ano yung cow dung? So, nakorap pa siya yung video, kaya ito na lang. Ilagay nyo lang dito yung cow dung. Tapos, i-mash nyo lang siya. Kaya nito, gaganyan nyo yung cow dung. So, nilaman to. Kahapon, pang 24 hours ng ganito. Kayaan nyo lang. Halimbawa, ngayon nyo nilagay. Kayaan nyo hanggang 24 hours. Kung nakulangan pa, hindi pa nag-green kasi mag-create ito ng algae. So, ito yung best food for moy na, dap niya. Ito yung pagkain nila para dumami sila. So, stay tuned. Another 24 hours, mag-green yun. Yan, guys, nagsisimula na mag-green yun sa gilid. So, ito yung pagkain ng mga moy na. So, stay tuned kayo, guys. Lalagay tayo ng starter bukas. Yan lang. What's up, guys? Hindi tayo ngayon. Maglalagay na tayo ng starter dito sa... Ito yung starter. Yan. Starter sa muna natin yung culture. So, abang-abang kung magiging successful dito. First day hanggang seventh day, observahan natin kung madadami pa yung abangan nyo, first day to seventh day, titignan natin kung dadami yung moy na. Kaya, kuha na kayo, so, sundin nyo lang yung ginawa ko para maging successful din kayo sa pag-read ng moy na. So, para hindi na kayo kukuha kung saan-saan ng moy na culture, nasa bahay nyo na lang. Yun lang, bye! Tignan natin ang ating culture na moy na, yung meron na. So, ito yung first day. Kahapon natin nilagay yung starter. Tignan natin kung meron. Yun, guys. Oh. Ito niyan, guys. Meron na, guys. Yun. Ang dami. Guys, ang dami, guys. You know. Ito na yung second day ng ating culture moy na. Yan na, kita natin ang result, guys. Buhay na buhay yung mga moy na natin. Natin kailangan lumabas.
guys, ito na yung third day. Yun guys, boy na buhay. Ito na yung third day ng ating Muy na culture. Yun. So, kasi guys, madami guys. Yung buhay na buhay ang ating Muy na culture. What's up guys, it's your boy Papa Dudoy. So nakita ninyo kung gaano ka-effective yung cow dung na kinulture natin. So i-google nyo lang kung ano yung cow dung, kung ano yung benefits ng cow dung, kung kita nyo dyan. So magbasa lang kayo. So ginawa ko yung nabasa ko sa Google at saka ginawa din to ni Pastor Dexter's World. Nakikita ninyo kung gaano ka-effective ang cow dung. Kung gusto nyo magkamoy na sa mga successful breeder, kailangan natin yan ng mga muhina. So, kailangan natin ng muhina. Kaya mag-culture natin kayo, gawin nyo na din ang ginawa ko. Kaya guys, gawin nyo na din yung culture natin. Kaya mag-comment na kayo sa mga gusto nyo makita sa mga vlog natin. And sa mga gusto mong pa-shoutout, comment na kayo. And don't forget to like, share, and subscribe this video para matulungan din natin yung mga gustong matuto mag-culture ng muhina at kahit ano sa about sa beta keeping. So hindi ako master pero meron akong alam. So yun lang, maraming salamat sa nanonood. Keep on supporting me sa TikTok and sa YouTube. Yun lang, maraming salamat. Bye!